Makakalaban ng Adelaide 36ers ng Taipans bukas 4:30 ng hapon at inaabangan na ang magiging tapatan sana ni Nakai Soto at Stephen Zimmerman. Pero sa pinakabagong balita nakakalabas lang ngayon ayon sa report na hindi na ito makakapaglaro dahil nagkaroon ito ng knee injury. Malakas din maglaro itong si Zimmerman dahil former NBA ito na dating naglaro sa Orlando Magic. Pero kahit nawala si Zimmerman nandiyan naman si Keno Pinder, isang 6'9 forward center na dati na ring naglaro sa Adelaide. Ito yung player na nakaaway ni Kai Soto noong mga unang game nito sa NBL Australia. At ilang beses na rin itong nakatikim kay Kai ng butata sa laban. Kaya magiging magandang laban ang mapapanood natin bukas. Dahil ayon sa mga nababasa natin gustong-gusto nila manalo sa Adelaide. Dahil nasa ilalim sila ngayon sa standing at gusto nga nila makabawi sa Adelaide. Dahil noong mga huling game nila tinalo sila ng Adelaide. At sa laban na yun maganda ang ipinakita ni Kai Soto. May isang dunk pa nga ito noon galing sa pasa ni Mitch McCorron. Nanalo nga ang Adelaide noon. At dahil sa sobrang inis ng head coach ng Taipans noon sa pagkatalo nila, nag-close door meeting pa sila. Kaya asahan natin na mas determinadong team ang makakalaban nila kay bukas. Samantala, highlights ang interview ni Kai Soto sa media ng NBL at Adelaide. Marami nga ang natanong dito na sinabi nito na mas komportable na ito ngayon na maglaro sa NBL Australia lalo na sa pagdating ng kanyang tatay sa Australia. Sinabi pa ni Kai Soto na mas confident raw ang kanilang team sa ngayon sa nakikita niya sa parating na laban nila sa Taipans dahil yun daw ang nakikita niya sa practice. Natalo kasi ng 5 sunod na game ang Adelaide at bukas raw ay gagawin nila ang lahat para manalo sa laban. Dahil napaka-importanting laban daw ang lalaroin nila bukas lalo pa at home court nila. Samantala, nasa top 3 pa rin si Kai Soto ngayon sa mga trending player sa Draft Express at bukas sigurado babalik na naman ito sa number 1 dahil sa palagi naman trending si Kai Soto sa kanilang website na hindi natin alam kung bakit na ang may-ari ay isang NBA analyst na si Jonathan Giboney. Samantala, may ilang balita pa din na may ilang NBA scouts ang manunood sa mga laban sa NBL Australia at sigurado may ilang NBA scouts ang manunood sa laban nila Kai Soto at pagkakataon na nga ito ni Kai Soto na magpakita ng kanyang galing dahil kada laban ay siguradong pinapanood siya ng mga NBA scouts na nandoon ngayon. Sana maganda ulit ang laro ni Kai Soto at magpakita pa ito para mas lalong may magka-interest dito. Sige lang mga ka-BM, isang napakabilis na update lang sa mundo ng basketball. Huwag kalimutang mag-subscribe hanggang sa muli.